ang bango sa kamay. Lagay nga tayo. Hi. Pero syempre, hindi maiwasan pag talagang hands-on mommy ka, tapos housewife ka, tapos walang kasama sa bahay, ganyan. Ikaw na maglilinis ko, magdadayag. So, I mean, magdadayag. Mag-ugas ng plato, lumalabas yung pagkaano ko, yung pagiging probinsyana ko, ganyan. Hi guys, this is Nikki and welcome back to my channel. So for this video, I will be showing you our what's in my newborn diaper bag. Kasi before, ito yung most requested sa akin. And para may idea lang din kayo mga new mommies like me or mga first time mommies like me, kung ano yung mga pwede nyong dalhin as a first time mom since syempre nang papa tayo, ganyan. So anyway, let's start. So dito, ang gamit kong bag is tatlo actually yung bag ko. So tinatry ko lang sila isa-isa. So ito muna, skip hop siya. Parang Grand Central take it all na backpack. So ganyan siya. Ayun, daming abubot, no. Anyway, start muna tayo sa labas. So sa labas, meron siyang gagawin ko pala 'to ng review, by the way. So sa labas is meron siyang zipper from here dito sa ibabaw. So pag inopen mo siya, meron siyang ganyan. Ang laman ng ganito ko is hand cream and then alcohol kasi ito yung lagi kong ginagamit. So gusto ko handy siya, nandiyan lang siya. And then sa labas naman, sa kabilang side is ito yung mga laging ginagamit ni baby. So ito yung baby balm niya kapag nagpapalit ng diaper. And then wet wipes. And then diaper. Hindi na ako, okay naman siya dito, hiyang naman siya. As in, never pa nagka-rashes yung baby ko simula pinanganak ko siya, ganyan. Simula kasi, muna kami, nag-cotton balls kami, tapos warm water. Kaya lang, napagod na akong magpainit ng tubig, lalo na pag madaling araw. So, sabi ko, sige, wet wipes na lang. So, ayun. Tapos dito, meron ako nito. Ito is, nabili ko siya sa Shopee, pero meron din to sa mga Daiso, ganyan, or sa Ace. Yung parang, trash bag ng for poop ng dog, ganyan. Tapos, pwede nyo din siyang gamitin para sa diaper ni baby. Halimbawa, nasa labas kayo, para hindi mo naman siya as is, para masasarado mo. Pero technically, for ano lang to, hygienic purposes. Kasi, hindi pa naman ganun kabaho talaga yung poopo ni baby since breastfeeding kami. So, ayan. Meron lang din. Okay din yan. Ba, yung mga extra wet wipe para hindi kalat-kalat. Pero ako, as much as possible, parang ginagawa kong sandwich sa loob na lahat ng mga tissue ni baby. Wet wipes ni baby kapag pinapatan ko siyang diaper. And then, this one naman is yung Marpak Hush. Ito yung pag natutulog siya, ginagamit ko din. Tapos, nabablock nito yung noise sa labas. Tapos, kabilang side, diba, talagang 360. Kabilang side is ipit ko, chok-chok, para syempre, ganyan. Normally, nakalugay pa ako lalabas. Tapos, chok-chok na yan mamaya, or ipit. Then, ito candy, pero wala na siyang laman. So, ayan. And then, meron tayong fan. Ayan. Actually, wala to before, pero pamay-pay lang kami. And then, hand sanitizer. So, gusto ko lang may extra. Nalagay ko dyan. So, ayan. Tapos, dito naman sa side is yung keys, house keys. Tapos, ito is yung hand sanitizer. Wait, nailaw to. Shucks, paano ba ito pa inawin? Ayan, Tadaan! So, ayan. Tapos, dito naman tayo sa harap. So, pag inopen mo to, ang laman nito is halo-halo. Gamit ko. Halos pala to or gamit. Halo, gamit namin ni baby. Share yan. Ganyan. Ayan. So, ayan. So, dito, pag ginanito mo naman siya, ang laman nito is, meron akong ganito, hand and mouth wet wipes. Ito yung para sa hand and mouth niya. May iba pa yung pigeon meron silang yung wet wipes lang din talaga. Ito is for the mouth and hand para may moisture na nabibigay. And then ito Q-tip,
cotton buds na maliit. Tapos nilagay ko na siya sa ganito. Actually, ganito siya. Ito talaga yung favorite. Ay, shucks. Ayan. Wait nga. Sige, hindi ko na ititilt. Ito, kayo na lang mag-tilt. Ayan, ganyan siya. Kasi, yung regular na Q-tip, ayaw ni baby, para nasasaktan siya. Yung ginagamit ko nga pala ito pala. Pag nililinis ko yung ilong niya, halimbawa may booger siya or ano, ganyan. Nililinis ko. So, okay lang sa kanya. Kasi, yung ganito, like yan, yung ganyan, is okay lang sa kanya. Kasi, hindi siya nababata, hindi siya umiiyak. So, yan. And then, meron akong power bank. Tapos, ay, yung charger ko, hindi ko na nalagay dito. Tapos, meron akong mga straw. Halatang favorite ko yung Dakasi. Meron akong yung, yan. And then, gum. Bubble gum ko. Then, pocket wifi. Pag ano, walang-wala na. Halimbawa, naubusan na din ang data sa phone. Tapos, hand sanitizer. Ayan, labas natin. Hand sanitizer. Kita nyo ba? Ayan. Lalayo ko pala. Para mas okay. So, wait. Adjust natin ng konti. Adjust ko kayo, ha? Ayan. Tapos, hand sanitizer. Tapos, ito cleansing water ng Mastella. Para halimbawa, naglungad siya or ganyan. Tapos, nagkaroon ng lungad si baby sa katawan niya. Hindi ko naman palaging ginagamit. Like, sa puwet, sa katawan, ganyan. Pang bilisan na ano. Kasi mabango na siya. As in, amoy baby. Tapos, ito. Comb and brush ni baby. Ayan. Ang brand nito is Kiko. Ayan, Kiko. Ano ba yan? Kiko. Kita ba? Anyway, basta Kiko. Tapos, meron akong dinagdag. Ito, wala pa ito nung newborn. Ikan ko lang yan. Anyway, ito is yung Lux Organic na Rose Water Glow Mist. Bago lang to. Tapos, ito naman is yung, ito matagal na. Like, ito talaga din ginagamit. Aloe vera. Favorite ko to eh. Mahilig ako sa spray. Para alam mo yun, kung hindi na kasi ako masyado talaga nagme-makeup. Like, kila, lipstick, or parang lip tint lang. Ganyan, mascara. And okay na ako. Konting blush, ganun. So, ayan. Yan na yung sa labas. Tapos, balik natin. Kakaayos ko lang nito kagabi kasi may lakad kami ni baby. Ayan. Tapos, meron ayos. Dito naman, pag in-open mo siya, meron siyang parang hook dito, tapos igaganon mo. So, yan, ganon siya malak. Tapos, open mo siya dito, tapos, ginaganyan siya. Alam pa nung tawag dito eh. As drawstring. Drawstring na backpack. Tapos, pag in-open mo, ganyan siya. Wait, halimbawa, ayan, ganyan. Drawstring. So, pag in-open mo, ganon. Tapos, una dito is, balik kayo dyan. Tapos, dito is yung, changing pad. So, ito is yung kasama dun sa isa. Kaso, since itin, mas gusto ko na itong ginagamit. Ang kasama nito is beige eh. Tapos, since newborn pa nga si baby, dapat meron tayong pang swaddle sa kanila. Like, diba, for check-up, ganyan, dapat balot sila, ganun. Yun. And then, syempre, meron akong cover. Nursing cover ko. Ganyan, favorite ko yan. And then, meron akong wallet. Tapos, dito naman, dito sa gantong side. Wait, balik ulit kayo. Dito sa gantong side is yung mga notebook ko. Notebook. Madami hilig ako sa ganyan eh. So, meron tayo ditong Mommy Mundo. Dito ko sinusulat yung mga kung anik-anik ko, ganyan. Schedule, ganun. Or kung anong gagawin kong vlog, or kung anong gagawin kong ano sa YouTube, yung mga content ko, ganyan. Tsaka check up the baby, ganito. Actually, meron din dito.
Tapos, meron siya nitong baby book. Baby book niya na, ano, hindi ko pala napapangalanan. Yan. Ganda to kasi, pakita ko na ba sa inyo. Ayan siya, oh. Saan talaga siya? Sa Makati Medical Center siya na, ano, baby book. So, ganito yung itsura nila. Ayan, ang ganda, diba? Hindi siya yung parang binibigay normally na, ano, na binibigay sa, ano, to, ng mga brands ng baby brands. Ng gamot ng baby. Like, this one. Ito is, ano bang brand to? MFGM. Hindi ko alam. Ano ba yan? Oh, basta yun. Ganito. Normally, ganito lang yung nakikita ko. Ayan. So, dalawa. Kasi ito yung unang nabigay sa amin. Pero, meron talaga ako nito. So, ito na lang ginamit namin. Kasi, ba't ko ito nagustuhan? Kasi, very detailed siya. May mga hand expression. Ganyan. Tapos, kung yung schedule. Diba? Ang ganda eh. Maganda rin to. Actually, kaya kinikip ko sila parehas. Ganyan. Tapos dito makikita mo yung date of visit, age, year, month, tapos yung weight, tapos in kilogram, tapos yung length, in cm, tapos yung head circumference, yung BMI, doctor's instruction, tapos please come back on for ganito. Para alam mo, di ba, kung kailan ka babalik. Hindi nakakalimutan. Tapos, yun yung nasa anong side na yun. Tapos, dun sa bulsa niya, meron siyang ganito eh. Pakita ko sa inyo. Meron siyang ganyan. Yan. So, sa loob naman is, talaga mano-mano tayo ah. Thermometer. Meron akong dala nito, just in case lang. Tapos, meron din tayong ganito. Ito yung sa pigeon. Ay, ito. Sa pigeon na no suction, kung halimbawa may sipon, just in case, di ba? Maganda, meron ka nito sa bahay, at saka meron ka nitong isa sa bag. Yon. Wait, balik tayo dito. Oops. Tapos, syempre, since newborn pa sila, ang mga damit na dala ko noon is ganito, yung mga frog suit, ganyan, para isang set na si baby. Hindi madami-dami mga susuot, isang damit lang, ganyan. Siguro mga dalawa nito, or isa lang, ganyan. Tapos, meron akong, ano, ganito, paracetamol tempra. Actually, ano lang to, free lang to, orange flavor, kasi just in case magkalag na si baby, ganyan. So, ayun. Maganda yung tempra kasi, naku, nalimutan ko na ba't maganda yung tempra. Ba't nga ba? Tapos, nagdadala ako nito. Ito kasi, parang flannel ba to? Ganyan. Basta, ano ba to? Cotton pala. Hindi naman, ano ba? Cotton naman pala siya. Ganito siya actually. Malawak siya. Malapad siya. Ganyan. Parang square. Wait. Parang siyang square. Ganyan. Square siyang ganito. Kasi, yun o. Ba't ako nagdadala nito? Kasi, gusto ko lang nagdadala nito para panlatag ni baby. Aside from, halimbawa, noon, di ba, naka-ano siya, naka-swaddle pa siya, ganyan. Gusto ko naglalagay nito para alam kung yung hinihigaan niya or kung saan ko man siya ihihiga. Like, halimbawa, sa couch, sa restaurant, ganyan. Ano, malinis yung paghihigaan ko sa kanya. Or halimbawa, sa stroller, ganito, meron ko nilalatag na ganyan. Tapos, meron din akong dalang mga burp pads. Yan, dalawa. Normally, dalawa. Tigda dalawa yung dinadala ko para hindi na ako replenish na replenish. Alam kong laging may stock. Tapos, onesies. Nagdadala din ako ng onesies. Ganyan. Pero noon, dala ko sa kanya noon is mga thigh sides pa. Kaya lang, napack up ko na yung mga thigh sides ko. So, yun. So, dalawang onesies. Actually, gamit na namin to bukas para pag lumarga kami ni baby. Tapos, laging merong dalawang bib. Aside from yung suot niyang bib, di dalawa na to, may suot pa siyang isa. Kasi, ang dalas maglungad ng baby, I mean, maglaway ng baby. So, ayan. Pero, nung newborn naman siya, hindi pa ganun kadalas. So, hindi pala to masyadong required.
maganda lang para japorms, di ba? So yan, onesie ulit. Ang daming onesie. Mahilig ako sa mag... Ang dami kong dala palang damit, no? Tapos to, sando, ganyan. Hindi pa to pang newborn. Pero just in case. Sige, gagawa tayo ng newborn, tapos infant diaper bag, tapos newborn. So skip natin yan. Tapos, saan pa ba? Suklay. Ayan, suklay ko. Tapos, cup ni baby, or yan, kung anong pwedeng, ano, ipalagay sa ulo niya. Tapos, ano? Ano to? Socks. Ganyan. And then, nagdadala din ako nito. Maganda rin magdala nito. Yan. Dito ko nilalagay yung mga, ano ni baby. Yung mga nagamit na niyang damit pag nagpapalit siya. So, ito is, water resistant siya na, ano. Yan, ganyan. Tapos, sasabit ko lang doon. Ganyan. Tapos, normally, pag kami lang ni baby, or halimbawa, alam kong uulan, dadala pa ako ng extra na bottle of water para sa akin, para pag nag-breastfeed ako, yung parang walang laman na ano, tapos bibili na lang ako, or maglalagay na lang ako sa restaurant, ganyan. Tsaka, payong, yun yung isa lagi din naming dala. So, ito yun. Tada! Ito yung payong. So, ang brand nito is Fibrella. Fibrella. So, yun yung favorite ko yung mga ganyan. Mahilig ako sa payong eh. So, yun lang. I think, yun lang naman talaga yung mga ginagamit namin kay baby. Sobrang konti lang. So, ayan, wala pa pala dito na hindi ko pa na ano kasi malayo nandun. Is, ano, yung, di ba meron tayong wet wipes? Meron din ako normally nung ano, nung facial wipes, yun nasa test. Halos lang to din, pero dry. Para, yun is for me and for baby na din. And then, syempre, wag natin makakalimutan ito. Wait lang, gusto ko mag-emphasize dito. Dito sa ganito ni babies. Para syempre, just in case, halimbawa, makakalimutan mo, ganyan. Magandang lagi kang may dalang nail file or nail cutter sa bag niya. So, para ito yung nasal aspirator, thermometer, ayan, ganun yung, meron ako dun sa parang basket ko, yung parang portable caddy, and then meron din sa bag. Para meron sa bahay, meron isang pang alis namin. So, ayun, tapos ito super favorite ko, nabili ko siya nung nasa Canada pa ako, or pinapadalhan na lang din nila ako ng ganito. Super, ang bango sa kamay, lagay na tayo. Pero syempre, hindi maiwasan pag talagang hands-on mommy ka, tapos housewife ka, tapos wala kang kasama sa bahay, ganyan. Ikaw maglilinis ko, magdadayag. So, I mean, magdadayag. Maghugas ng plato, lumalabas yung pagkaano ko, yung pagiging probinsyana ko, ganyan. Tapos, yun, alcohol, talagang must have yan. Yan yung mga top must have ko. So, yun yung nandun sa tatlong ano. Pero kayo, mami, syempre, kung ano yung feel yung mas importante sa inyo. Like, ano, oh, kung bet nyo naman, lip tint yung nasa unhan nito, ganyan. Yun lang. Ako kasi, once nakapag-ayos na ako nung pag-alis, yun na din ako halos. Hindi na ako masyado nag-retouch. Parang yun na yun as is. So, there. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if may mga request pa kayo, comment down below. Or sa tingin nyo may kulang pa ako, ganyan. Para matulungan yung ibang new mommies, ganyan. And first-time moms, comment down below kung if may napansin kayo may kulang pa ako. And yun, I hope you find this helpful. And see you on my next video. Bye!